Hello guys! So, gagawa tayo ng minatamis na, you know, yung saba. Ay, ganun. Ayan, binabalatan namin. So, this is my own, you know, my version. Gagawa, ang gagamitin natin ngayon, instead na yung buk o yung nyug, so, ang gagawin natin is, yun na lang, ano, iba. Ayun. So, titingnan natin kung anong lasa niya. Kung mas creamy ba siya. Kasi lalagyan natin ng... Basta i-creamy natin siya ngayon. Mahilalaman natin kung anong lasa niya. Ayun. So, alam mo guys, kung magkano kilo ng ano, ng saging, sobrang mahal. So, nasa 60. So, magkano yan, bili na namin isang ganyan is worth of 82 pesos. Ayan, 82 pesos lang siya, guys. Ilaw mo ba? So, mayroon akong taga-slice. Ayan. Arawan to, arawan to. Dan, baby, sa araw. May bahan na ito isang araw. Ganyan. So, kailangan. Hindi siya masyadong pino. Kasi pag, mamaya, pag ihalo natin siya sa, you know, instead na gata, eh, ginawa ko na lang siya ng iba. So, pag ihalo kasi natin siya, baka medyo madurog siya. Ayun, so medyo malaki yung slice natin. So, pag maluto yun guys, konti lang yan. Isang sipi yan. So, ayun niya siya, guys. So, ayun na, guys. So, ang ginawa ko is nag-ano na ako. Ininit ko na siya. Yung... ano ba yon? Yung iba. Ayan. Pinainit natin. Hintayin natin siya hanggat siya kumulo. Okay? Ayan. So guys, ayan na po. Nilagay ko na po yung saging. Ayan na siya. So ginawa ko po siyang ano, medyo i-level up natin yung ano niya, yung magiging lasa niya. Kasi yung sa ginagawa lagi ng mama ko before is ano lang siya. Niyog, tapos asupal. So, yung ginagawa niya, parang minamatamis lang nila yung saging. So, masarap siya. Masarap naman din yun, guys. Kaso ito, this is my first time na ginawa ko. So, itry natin kung ano yung magiging kinalabasan ng lasa niya. Kasi, parang naisip ko kung ano yung magiging lasa niya. So, wait lang po natin siya hanggat sa kumulo at saka lumambot siya. So, ngayon guys, so, ayan. Ihalo po natin yun. Lalagyan po natin siya ng condense. Ayan po siya. So, ano yung ano? Pagka ano nga? Dorain. So, nilagyan ko po siya ng dorain. Ayan. Diba? Social siya. Nilalagyan pa natin. So yun, hintayin lang natin kung ano, kung kailan na siya lalambot. At lalagyan din natin siya konti ng
sugar. Para medyo matamis siya. Ayan siya. So guys, ang sarap niya. Tinikman ko siya ngayon. So, medyo matamis naman na siya. Kaso, yung sa mga hilig sa mga matatamis, oh, lagyan natin ng konting sugar lang. Ayan. Ayan siya, guys. Ayan, sumalalasahan mo talaga siya na yung pagka-creamy niya. Na ano, mas masarap siya kung mo yung ginagawa namin ni Mama before. Kasi ginawa namin dati is nug lang, tapos sugar. So ito, pinalevel up natin siya. So ang ginawa ko is nilagyan ko lang siya ng i-buff, then condense, isang, ano lang, yun lang, isang yung regular size lang na condense. Then sugar. So guys, ang sarap niya, promise, natikman ko talaga yung lasa niya. Ayan na siya guys, medyo lumapot-lapot na siya. So kailangan lang natin siyang, medyo malambot na talaga yung saging niya. Bago siya, pwede na lang kainin. Sarap niya. Tingnan mo yung ano niya. So, so wait lang natin siya na medyo lumambot na yung saging natin. Okay. Then after yun, pwede na natin kainin. Sarap niya! Guys! Ito na po yung finished product na. Finished product. Yung finished natin na ginawa kong minatamis na saging. Ayan na po siya. So, pinalive up ko na po. Ayan. So, try nyo po. Ang sarap niya talaga. Sa ano pa lang niya, doon sa, yan, sobrang lapot niya. So, pina-creamy talaga siya. So, makikita nyo, ang sarap talaga. Kahit, try nyo sa bahay, gawin nyo. Ang gagawin nyo lang po is, ayun nga, mag-ano kayo ng iba. Then, pag kumulo na yung gatas, ayan, yung i-buff na yon, saka mo ilagay yung saging. Ngayon, makikita nyo nung panoorin nyo na lang, guys. Ayan, sarap niya. Thank you for watching!